Hello mga kahuan! Again, this is Von and welcome to Von TV. So ayan, nilalabas ko na naman itong aking holiday hamper. Charot lang. At inisod pa nga ang camera. Siyempre para makita naman tayo, Jai. O diba? Itong holiday hamper ko nga pala na itong box ay ginawa ko na lang storage box na itong aking mga gamit sa arts. Kala mo naman talaga may talent kahit wala. Ayan. So, chine-check ko nga dito kung ano pa yung pwede kong gamitin and kung ano yung kulang and kung ano yung bibilihin ko. Kasi ang gagawin ko ay giveaway ulit. No? Souvenir, ganyan. Oo. Souvenir ulit para sa isang kasal. Ayan. So, chine-check ko nga dito mga kahuan kung ano pa yung pwede kong gamitin. Kung ano ba yung kulang and ano bang mapapakinabangan ko pa. Pero sa tingin ko, parang madami ng kulang. O, diba? Itong bote ng kimchi, hindi ko tinapon. O, pak, ginamit kong lagay. super maarimuhunan. Alam nyo ba yung word na maarimuhunan? Yun yung parang nanghihinayang ka na itapon yung isang bagay kasi pwede ba siyang gamitin, diba? O, sa iba tinapon na yan. O, diba? Kaya napapagalitan ako minsan. Kasi keep ako ng keep. Blo, keep ng keep. O, wag ganon. Kailangan mag-ano din tayo. Giveaway. Giveaway! Mag-let go ganon. Mahugot na naman tayo. Anyway, ito na nga. Napaupo na nga ako. At sisimulan ko na. Hindi pa naman ito yung final look. Parang gagawa pa lang ako ng design. Design! Nakala mo naman talaga. Ayan. Ewan ko. Hilig ko yung art. Pero yung art feeling ko ayaw sa akin. Ewan ko ba, nagtitiwala pa rin. Salamat. Salamat sa mga nagtitiwala, di ba? Nabudol ko na naman sila, charot. So, eto nga, for today's video, eh, yung ikakasal nga pala sa February 7, ay pamangkin ko. Ayun, oo, siya yung pinakauna kong pamangkin. As in, first pamangkin sa aking panganay na kapatid. And, sadly, hindi na mawi-witness ng tatay niya kasi bata pa lang sila is namatay na yung kapatid ko. Due to kidney failure. So, hindi ko na ikukwento kung paano at bakit, anong dahilan at paano nangyari. Okay, so huwag na natin balikan na masasakit na bagay. Anyway, ayan na nga. So, yun lang. At sigurado naman ako na kung nasa siya ngayon ay masaya siya para sa anak niya. Kung masaya nga siya. Joke lang. Peace. Ayan. Baka mamaya dalawin ako ng kuya ko. Wag naman. O, diba? Anyway. Ito ang ginagawa ko mga kahuan eh. Wishing battle na naman. So, gagawa ako ng sample at ipapakita ko dun sa aking hurado. Ang aking hurado ay aking judgmental na kapatid. Judgmental? Hindi naman. Hindi, may dalawa kasi akong ate. Oo. Yung ate kong dalawa na malaki pa ako. Kaya napapagkamalaan na sila yung mas bata sa akin. Gusto mo yarn? Okay, so ba't ba ako tawa ng tawa? Wala lang. Nagulat lang kasi ako. Anyway, nagulat ako dahil nung Pasko, ayan, o Pasko, kasi wala nga kaming Pasko kinabukasan, pero New Year's Eve meron. E di, umuwi ako sa bahay namin, and then the following day, rest day ko naman, so medyo nagtagal ako doon ng konti, mga dalawang araw. Ang tagal! Akala mo naman talaga. Anyway, syempre, nagulat ako na dumating siya sa bahay namin, kasama yung mother niya, and sinabi nga sa amin, and of course yung mapapangasawa. Sinabi sa amin na, ayun na nga, wag naman daw kaming mawawala. Sabi ko, saan? Never namang nawala. Charot, na ayan. Sa kasal, ayun. So, nung sinabi nga sa amin na kasal, ay parang ako'y natigilan ng bahagya. Although, dinaan ko sa ngiti at biro, ay syempre, nagulat ako. Kasi napakabata nung pamangkin ko. He is just 19 years old at nag-aaral siya ngayon. Pero ganun yata talaga kapag hindi na napigilan ng mga pangyayari ay kailangan na talagang ipatawag ng magulang at ipakasal. So, alam niya naman ang tradisyon ng mga sinaunang tao. Ano? So, kapag syempre, eh, kayo'y palagi na magkadikit at hindi na rin mapaghiwalay, ay siya. Ay ipapatawag ka na nga ng magulang ng babae. At may bulungan ang magaganap. Alam niyo na ang bulungan. Ang bulungan sa amin ay pag-uusapan kung saan kayo kakasal at kung kailan. At ano ang magiging desisyon ng bawat partido. Kahit nga lamang ay hindi nakarating sa amin ang bagay na iyon. O, diba? Gusto mo yarn? Anyway,
Ayun nga, kaya siya nakakagulat kasi hindi nakarating sa amin ang bagay na iyon. Nakarating na lamang ay planchado na. So, sinantabi na lamang namin ang aming tampo sa aming partido dahil hindi namin nalaman na may naganap na bulungan. Ang iniisip na lang namin ay paano siya matutulungan na mairaos ang kanyang kasal para sa darating na February 7. At ayun nga, nag-usap-usap kami magkakapatid kung ano ba yung gagawin namin para sa pamangkin namin. Since wala na nga yung kuya ko and wala nang makakaganap para sa kanya. So kami na lang bilang mga kapatid niya na nabubuhay pa dito sa lupa. Sa lupa! Charot! Aray ko! Dami ko na naman sinasabi. Ayan. Kami mga kapatid niya ang gagampan na lang ng gampanin niya bilang ama. Dahil, ayun nga, maaga siyang nawala at kinuha ni Lord. Ay, kami na lang ang magtutulong-tulong. Mga kapatid niya, sa aming mga tita ko, and yung nanay ko. Ayan, syempre, mga parents ko, ayan, o, diba? Naniniwala kasi ako na yung pagtutulungan, yun yung mas makakagaan ng sitwasyon, diba? Tama naman, diba? Ayun. So, eto nga yung nakatoka sa akin is yung mga souvenirs and giveaway. And sabi ko, ako na. Itabi mo, ako na. Aray ko. Ayan. So, yung invitation naman is sinagot na ng mother ko. And yung wedding ring ay sinagot ng dalawa kong ate. Naks, yaman yarn. Ayun. So, nung Sunday kasi hindi na ako nakasama sa kanila kasi halos wala akong pahinga nito mga nakaraang araw kasi nga naka-split off ako. Ayun. So, magta-transition kasi ako. Anyway, naisingit ko pa din eh, no? So, ayun na nga. So, may tatlo na tayong na-achieve. So, konti na lang ang poproblemahin para sa nalalapit na kasal. At ayun nga mga kahuan, para sa mga kabataan ngayon, ang maipapayo ko sa inyo ay i-grab nyo nang i-grab yung opportunity na ibinibigay sa inyo ng mga parents nyo, ng mga relatives nyo, families nyo, na makapag-aral. Yung mga payo nila, alam ko na minsan masakit magsalita ang mga parents, ang mga kapamilya, pero minsan, yung mga payo na yon yung magdadala sa atin sa mabuting kapakanan, di ba? And kasi yung pag-aasawa is hindi parang mainit na kanin na kapag napaso ka, eh pwede mong iluwa. Yung pag-aasawa kasi isang malaking obligasyon yan, isang malaking hamon sa buhay mo yan. Kung handa ka na ba, paano kung nag-aaral ka pa lang tapos wala kang stable na trabaho or income? So paano mo bubuhayin yung pamilyang bubuoin mo in the future, di ba? So yung payo ko is enjoy mo lang yung buhay bilang kabataan. Hindi ko naman sinabing magwalwal ka ng magwalwal or gumala ka ng gumala. Ang ibig ko sabihin ay enjoy mo yung kabataan mo habang nandyan ka pa sa stage na yan. Kasi darating ang araw na pagkatapos mong mag-aral, maghahanap ka ng trabaho, malalayo ka sa pamilya mo. At darating yung panahon na yung time na iisipin mo na sana bata ka na lang ulit. Sana nandun ka na lang ulit sa stage ng kabataan, di ba? Kasi ang dami-dami-dami ng darating sa buhay mo na pagsubok. Nandiyan na yung bills. At ayun ang kalaban ko ngayon, ang mga bills. O, diba? Anyway, masaya pa rin naman ako para sa bagong mundong papasukin niya. At nakaalalay pa rin naman kami sa kanya bilang pamilya niya. Ayun lang, salamat sa panonood. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.